Hello guys! Welcome back sa ating channel, and for today's video, I will be sharing my top brand purchases. And kung interested kayo, please keep on watching. Guys, disclaimer lang, ginawa ko tong videong to not to brag anything but to share with you bakit nagustuhan ko yung brand na binili ko and nagustuhan ko yung gamit na to. Kaya please don't be so harsh on me. Kaya umpisahan na natin. First and foremost, I've been using this bag like for nasa akin na tong bag na to for 8 years na, and ito yung unang-una kong brand noong parang hindi ako, for the longest time na nag-abroad ako, hindi ako bumibili ng kahit ano. Noong medyo nakaluwag-luwag, ito yung first binili ko. Medyo sira na siya kasi ginagamit ko siya araw-araw. Ayan, meron na siyang mga dents and mga gasgas. And ito is Gucci messenger bag. So, ayan siya. Ito yung pang-araw-araw kong bag. Nasa akin na to for 8 years. Ito yung magsimula nung nag-Sephora ako. Ito yung unang-unang binili ko. Doon pa lang ako nakabili ng medyo branded na gamit. So, this is first is my Gucci messenger bag. So, ayan siya. Medyo may gasgas na siya. Ito yung araw-araw. Pero I love pa rin this bag. Kasi super handy. Ang gaan lang niya. Tapos, ayan. Araw-araw, ito yung ginagamit ko pamasok. Medyo may gasgas na nga siya. Marami na siyang gasgas kasi for 8 years ko na siyang ginagamit. Super memorable nitong bag na to kasi ito talaga yung first bag or branded na binili ko. So kahit palitan ko na siya, actually papalitan ko na siya ng medyo pang araw-araw na bag, hindi ko pa rin itatapon to kasi sentimental na nga itong bag na ito. So ito yung Gucci messenger bag ko na first brand, fashion brand purchase ko nung nalipat ako ng Sephora. Yes. Second na na-purchase ko na talagang hindi ko pinagsisisihan is itong shoes na ito. Sabi ko, kailangan magkaroon ako ng shoes na to. Somehow, yung brand na to is isa sa brand sa company na pinagtatrabahuhan ko. And fortunately, may discount tayo dito sa brand na to kasi nag-i-staff sale sila para sa mga staff na nagtatrabaho nga doon sa company na yan. And then nakakuha ko, I got this one. It's a Christian Louboutin sneakers. Ginagamit ko to mga parang smart casual. Ayan siya. Red sole. Nagamit ko to siguro mga 3 or 4 times na. Hindi ko lang nalinis yung ilalim, but this is a Christian Louboutin shoes and maganda siya pang smart casual wear. Medyo masakit tong shoes na to, sa totoo lang. And nabili ko to kasi nagkaroon ng staff sale, and then yung isang friend ko na nagwo-work doon, minessage niya ako if I want a shoe on a very affordable price. Kinuha ko siya kasi sobrang mura and hindi ako bibili ng original price nito kasi sobrang mahal. The next few years na nag-stop sale uli, nag-message uli yung isa ko uling friend, and sabi niya baka may gusto, may size daw ako. And then I got naman this one, yung Christian Louboutin na suede. Ayan, may stud. Ito rin isa sa mga kanyang mga trademark. Yun. This is a 44.5. Ayan yung size ng pa ako, 44.5 or 45 pag bumibili ako ng sapatos. And nagamit ko rin to mga 4 times na. Nagamit ko to nung na-meet ko si Rihanna. Yan, suot ko to. Next na shoes na ipapakita ko sa inyo is, nabili ko rin to kasi may discount kami before. And hindi ako bibili kung wala tong discount. This is a Valentino sneakers. So ayan, red, dark red siya na. Ayan, dark red siya na sneakers. Ayan, kita nyo. Maraming beses ko na itong ginamit. Gamit ko rin to sa pag nag-vacation ako, pagpunta ako ng Australia, at pag umuwi ng Pinas. And super comfy nito sa paa. More on shoes, no? Kasi mahilig talaga ako sa sapatos. Recently, yung na-purchase natin this year is itong Givenchy na slide.
na sandals na lagi ko na rin siyang suot. Kasi parang wala kang suot na chinelas pag gamit mo siya. So, ayan. Nandito pa siya. Tapos may kasama siyang shoe bag. Ayan siya. Super comfy. And then the next na brand na ipapakita ko sa inyo is ito is ginamit ko nung nag-birthday ako. Makikita nyo naman to. Hindi ko to dapat bibilin, but again, meron akong kaibigan sa fashion brand na yon. And then parang nirecommend niya kung gusto ko daw bilin to on a much affordable price. And ang ganda pa nung terms na binigay niya pambayad. Bayaran ko daw muna half. So this is a... Ito, ito yung dust bag niya. This is a Burberry sling bag. So ayan siya. Ito yung bagong print ngayon ng bagong logo ng Burberry. Pero nylon to. Nylon tong bag. And then ang dami niyang pocket sa loob. Pwedeng lalagyan ng mga cards. Dito ka na. Ito, meron pa siyang card na Burberry siya. So, ayan. Medyo mabigat siya. What I like about this is hindi mo akalaing Burberry siya. Pero kung mahilig ka sa fashion, makikita mo to kung ito yung updated na bag nila. Ayan. Meron siyang magnetic na parang lock pag nasa likod. So, ito yung isa sa mga nagustuhan kong bag. Nung binakita ko siya, actually picture lang eh, hindi ko siya ganong gusto. Tapos nung pinakita sa akin ng friend ko, sige, kunin ko na yan. But hindi ko muna babayaran ha. Then, pero tapos na ko na itong bayaran. And then, recently ko napanood yung ating vlog, bumili ako ng Bulgari inspired ring. Hindi siya totoo sa Bulgari, but this is a gold ring na two-tone, white gold and gold siya. So, ayan siya. It's a Bulgari ring siya. So, ayan. And then, the other one is the Cartier ring din. So, ayan. Kikita nyo, meron siyang parang bilog-bilog. So, na doon sa pinaka-ring. Pag binenta mo to, price pa rin siya ng gold and pera pa din naman siya. And then may binili rin ako isang Cartier na singseng. Ayun guys, ito yung isang Cartier na inspired na ring na binili ko rin. It's parang nail siya na paikot. Tapos may konting bato doon sa gilid kung nakikita nyo. And isa to sa mga singseng na nagustuhan ko. So ayan, recently naman ngayon, hindi ako masyado bumibili ng mga branded. Focus ako. Mas focus ako sa pagbili ng gold. Mas gusto ko 'to kasi mas mga ano nga siya, 'di ba? Investment pa rin naman 'to. Mas mahal 'to or pag tumatagal mas mahal mo na ibebenta kaysa sa mga branded na mga gaya niyan, na mga Louboutin, Gucci. Pero may mga gusto ko. Gusto ko lang magkaroon ng mga few items pero hindi ako bibili lagi or hindi ko siya bibilin. Mas mako-convince mo akong bumili agad kung gold siya. Kasi investment pieces yan eh. Tapos pwede mo pang ipamana. Diba? Pamana sa mga loved ones mo. Bumibili ako ng mga investment na ganito pag may milestone. Binili ko to kasi malapit na ako mag-birthday. So binili ko siya. And yun yung Gucci bag. Tapos, yung Burberry naman is in-offer sa akin nung isang friend ko since parang nung nagkaka-lockdown na parang help ko na rin kasi parang bawas na yung mga salary nila. So, parang binibenta niya na nga. Kaya, ayun, sige, help na rin natin. Kung bibili ka ng isang gamit, dapat good quality kasi magtatagal siya katulad nung Gucci bag ko na messenger bag for 8 years. So, ang tagal ko nang ginagamit niyan for 3 consecutive years, 4 consecutive years na araw-araw ko siyang ginagamit sa work. And ayun pa rin siya buo kasi ganun yung pag bumili kayo ng or good quality products, matagal niyo siyang gagamitin. Kaya yun yung advice ko sa inyo, wag kung or kung bibili ka naman kung hindi nyo na ma-afford, huwag kang bumili ng fake kasi masisira din yan. Bumili ka na lang ng good quality leather kung sa mga bags naman yung usapan. And then dun sa shoes naman, bihira naman din ako bumili niyan kasi sobrang mahal. But kailangan lang parang sa sarili ko
kailangan ko magkaroon yan kasi yan din yung parang mundong ginagalawan ko eh. Yan din ako nag-work and yan din yung mga suot ng taong mga nasa paligid ko. And ginagamit ko lang naman yan pag may mga special occasions. Parang memorable din yung araw na yun, di ba? So, ayun lang guys. I hope nagustuhan yung video. Gusto ko lang i-share ito sa inyo, not to brag. Hello, bashers! not to brag anything. Share ko lang to sa inyo kasi nakikita nyo naman din siya sa Instagram post ko. Kung subscriber kayo or fina-follow nyo ako, nakikita nyo yung mga yan na sinusuot ko. And ayun lang mga ka-dreamers, I hope everything is okay. Napapansin nyo, nagbago yung background natin. Kasi nilabas ko yung mga halaman and parang binalik ko dati yung room. And mag-new year naman na, kaya bago na yung ating background. And naisipan ko, medyo masikip na rito sa room. Kaya ayun, see you until next vlog. Bye-bye!